YouTube. Ito na naman ang ating pinakabagong haircut tutorial, tinatawag nating platap. Ayan, so una kong ginawa dito mga katropa, gumamit po ako ng cordless clipper and then comb, clipper over comb para i-plat ang kanyang tough hair. Ayan, so ito po ang tinatawag kong frontal and vertical strategy. Kumbaga, unahin sa taas, i-plat, and then sa gilid. Yun po yung tinatawag nating frontal and vertical strategy. Diskarte, kumbaga. Ayun. So, ngayon, dito na tayo sa gilid. Gamit ang 1.5 guard, close, paikot. Ayan, para maganda ang pagkagawa natin ng kanyang platap. Ayan, sa taas and then sa gilid. Sa taas ay clipper over comb. And then sa gilid, guard 1.5 close. So, dito sa video na ito mga katropa, one side lang po ang aking ipapakita. Ganun pa man kung anong ginawa dito sa kaliwa, ganun din sa kanan. Ayan, so next, guard number 1, close. Sa baba lang mismo ng dinaanan ng ating guard 1.5 close. Pababa ng pababa ang ating paggawa gamit ang mga guard. Ayan, dahil fading down. Ayun. So next mga katropa, gumamit po ako ng 0.5 guard, close. Tapos yung combination natin na no guard, adjust the lever ng sagad sa gitna at pantay para sa magandang creation ng kanyang fade. Ayan, so nakikita nyo naman mga katropa ang ating proseso. Napakaganda at malinaw, detalyado at makinis ang kinalalabasan ng kanyang fade. So dito sa kanyang ulo mga katropa, mapapansin nyo ay hindi po pantay ang hugis ng kanyang ulo, lalong-lalo na dito sa kanyang noo, parang pabukol sa kabila at dito sa banda sa kaliwa ay malalim po yung nasa parte ng kanyang devil. Kaya diskartehan po natin mamaya yan. Ayan, so tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa para kahit papano mapagkuhanan ninyo ng idea ang gupit na ito na platap. Ayan, so next, gumamit ako uli ng cordless clipper, clipper over comb para i-trim ang kanyang side by side para iporma na siyang platap, plat sa gilid and then sa taas gamit ang ating clipper over comb. So naka-close po yan mga katropa. Kung anuman ang katalasan ng inyong clipper, naka-close open ba, ay doon po kayo babase para maganda po ang cutting ng ating clipper. Ayan, side by side, itrim po natin gamit ang clipper over comb. Tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa. Ngayon, gumamit po ako ng Kimi Detailer para gawan na siya ng shift lines sa noo.
yung ipabagay natin ang kanyang chef line sa noo sa kanyang plata para maangas po tignan. Ayan, gamit ang ating Kimi Detailer. So matalas po ang ating Kimi Detailer ngayon dahil nagagawa ang pag-outline na maangas. Matalas po siya. Ayan. So yan po yung sinabi kong medyo malalim po yung part na yan. Yung kanyang yung nasa parte ng kanyang table, yung pinagkantuhan doon sa taas, yan po yung malalim. Tapos doon sa kabila, mababa na parang pabukol siya. Kaya ganun po ang forma ng kanyang table. Tapos gawa natin siya ng curved patilya at detail natin yung kanyang fade para sa pag-ahit mamaya ay madali lang po kaskasin ng ating labahan dahil napanipis na ng ating Kimi Detailer. Ayan. At saka gawan din natin ng kanyang linya dito sa left side para dagdag forma sa kanyang platap. Ayan. So pa-curve po ang kanyang linya. Yun, umalon po ng isang beses para maangas naman ang kanyang side part. Ayan. So dito sa video na ito mga katropa ay one side lang po ang aking ipapakita. Ganun pa man kung anuman ang ginawa dito sa kaliwa, ganun din sa kanan. Pero ang kaibahan, may linya po dito sa kaliwa. Ayan. So bago po ahitin yan, isprayan muna ng tubig para lumambot yung buhok. Laging tandaan mga katropa, gumamit po ng bagong blade para matalas at perfect line. Ayan, sundan lang po natin yung ginawa natin pattern para hindi na ma-damage at hindi na maligaw sa ating inaahit dahil abang na ang ating ginawang pattern. Ahitin po natin ng pulido para malinis na malinis, tignan ang kanyang gupit. Ayan, so tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa, kahit papano, dagdag kaalaman at mapagkuhanan ng idea, lalong-lalo na sa mga barberong nag-aaral pa lang sa gupitan, lalong-lalo na dito sa ating gupit na plata. Ayun. Tapos natin ayitin ang labaha, sundan kaagad natin ng 0.5 guard close, tapos yung combination natin para i-remove yung mga nakikita nating mangitim-itim sa kanyang upper fade, yung dark spot sa kanyang upper fade. Gamit ang 0.5 guard close, tapos yung combination natin para maganda tignan ang transition mula sa fade pangat. Ayan, so talagang magawa mga katropa ang ating platap. Dahil ito yung pinakamahirap sa lahat ng gupit ay yung very difficult and hard haircut style. Number one ay flat up and then low fade. Yung po yung mga difficult and hard na mga haircut style. Ayan. So sundan din ng Kimi Detailer para burahin yung mga nakikita nating linya mula doon sa pinagdaanan ng ating labaha kanina para plain na tignan ang kanyang fade. Ayan. So ngayon mga katropa, gumamit ng cordless cleaver over comb para sa finishing touch. Ayan, panoorin nyo po kung paano ko iporma ang kanyang platap. Yan po ay tinatawag nating finishing touch. Pero maya-maya mga katropa, hindi po yan matatapos hanggat hindi natin nagagamitan ng gunting. Ayan, tuloy-tuloy lang po sa panood mga katropa.
talagang papatapos na ang kanyang platap. So, pagkatapos ng clipper na yan, mga katropa, gumamit din ako uli ng gunting para sa finishing touch, scissor over comb. Ayan. So, sana marami kayo natutunan sa haircut tutorial na ito na tinatawag nating platap. Ayan. So, bago ang lahat, mga katropa, isang pitik para sa subscribe at isang pitik para sa notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. So, muli, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng maraming maraming salamat po, mga katropa.